and welcome back to my channel. So, ngayon, meron akong konting tips lang para sa mga gustong kumuha ng civil service exam for next year. Ito yung mga tips na nesearch ko rin and somehow na-apply ko siya sa self ko nung time na kumukuha ako ng civil service exam. So, tips XX, my story na rin lang siguro kasi gusto ko rin i-share sa inyo yung experience ko habang paano ko nalampasan yung civil service exam. So, number one is know the coverage and the format of the civil service exam. So, guys, isa itong malaking tip para sa inyo kasi may pagkakaiba po yung sub-professional sa professional level ng exam ni civil service, lalo na sa number of items, may pagkakaiba doon kasi mas maliit yung number of items na sinasagutan sa sub-professional kaysa naman sa professional. And then, of course, sa coverage talaga ng exam. So, kailangan nyo talaga malaman yan. And kung gusto nyo, kailangan nyo mag-research kasi ako rin nalagay dito kung ano yung sub-prof na, ano, na coverage. Kasi po, baka yearly, nag-iiba. So, number two is, do not rely on luck. Guys, yung nangyari sa akin dito, nung kumuha kasi ako na yung civil service exam, my first take ng civil service exam was I first took the civil service exam last 2016. So, right after I graduated, nasa college. So, hindi ako, guys, nag-study kasi nga, sa reason na honor graduate eligible ako. In short, hindi ako nakapasa. Guys, kung gusto niyo talaga kumuha ng civil service exam at makapasa, you need to have discipline and hard work sa sarili mo. Kasi kapag walang ganun, at mag-rely ka lang na bahala na, ganun, mga usual na sinasabi ng Pinoy, bahala na, huwag ganun guys. There's a chance na hindi ka makakapasa. Oh yes, there are some naman na nagsasabi, hindi nga ako nag-study, nakapasa ako. Guys, iba-iba yung level ng utak natin, yung IQ natin, iba-iba. So, pwedeng maaari na hindi ka nag-study, pero yung stored knowledge mo bongga naman, diba? Ganun. Number three is study. Kapag student ka, and also naman sa mga professional na gusto kumuha ng civil service exam, make a schedule for you, for your study. For you to have enough time na maka-study ka and maka-focus ka talaga sa kung anong gusto mong pag-aralan. So, sa part ko, I took the civil service exam last 2016, yan, hindi ako nakapasa. So, 2017, April 2016 pala ako nagkuha ng exam. And then 2017, that was August, I tried ulit. Kasi nga, gusto ko talaga makapasa. So, that time, hindi ako nag-study kasi bago lang ako noon naka-transfer sa isang government agency. Kasi 2016 noon, syempre bagong graduate ako, wala pa akong trabaho. And then 2017, kaka-transfer ko lang sa government, from private to government agency. So, government agency, kailangan ko talaga mag-focus dun sa trabaho ko. Kasi para malaman ko yung workloads ko. Yun, so parang wala akong time that time kumuha, mag-study. So, before, a night before the exam, doon lang ako nag-study, guys. As in, sabi ko nga sa sarili ko, baka hindi ako makapasa ulit kasi a night before lang. Ano yun? Tip number four, just read. Do not memorize. So, ito talaga yung, guys, yung isa sa mga the best na tips sa pag-study sa inyo kasi basic concepts lang yung kailangan yung i-familiarize. And just read, guys. Hindi ko sinasabing na kailangan yung i-memorize yung kung anong nandyan. Because, guys, as you all know, yung civil service exam ay yearly na nagbabago. At hindi lang po dyan nagbabago. Lalo na sa math, is yung formula. Paano nga ba? Yun lang. Pero yung mga details dyan, yung mga given na data, yun lang babago yan. Kaya, huwag niyong i-memorize. Lalo na yung answer sa inyong reviewer. There are times, yes, I admit, there are times na may ibang numbers doon sa exam na nung nag-review ako, a night before, and then sa araw na exam ko, lumabas nga. Pero iilan lang. Although malaking help siya, pero huwag tayo mag-rely pa rin doon. Kailangan pa rin natin talagang
malaman yung mga basic concepts kung paano, lalo na sa English. Kasi guys, tinutukan ko talaga yung English that time kasi alam kong doon yung strength ko, hindi sa math. Kasi hindi ako ganun ka-smart katalino pagdating sa math. Lalo na, I mean, kaya ko namang sagutin, pero it takes time. So, alam naman natin yung civil service exam is limited lang yung time. So, every 1 minute nga eh, siguraduhin mo dapat na makakapag-move on ka na sa next number. So, yun. Tip number 5 is, choose a good reviewer. So, eto na nga, guys, kahit sa noong 2016, nung nag-take ako na exam, wala akong hindi ako nag-study doon. And then, before 2017 came, nung nandun pa ako sa private company namin, sabi ko, bakit hindi kaya try ko na ipaghandaan na habang maaga pa yung civil service exam? Kasi sa August pa naman yung exam ko. So, guys, I have here my reviewer. Pero, hindi ko nga nagamit. Kasi nga, a night before lang ako nag-study. Paano yun? So, meron akong dito. Itinago ko talaga to. So, dito was 2017 pa, no? Buhay pa rin ang aking reviewer. So, what I have here, then akong CSC, Republic of the Philippines Civil Service Commission, reviewer 2017. Pangalan. So, see kung gano'n siya ka kapal yung reviewer na to. Kasi, hindi ko naman sinasabi na hindi ko to binasa. Nabasa ko po ito. It's just that, matagal, nabasa ko to, I think, summer. Eh, yung exam ko, August pa. So, medyo nakalimutan ko yung ibang items. Bruh. Yung nagandahan ko po dito is, meron siyang sagot. And, ina-explain niya sa'yo kung paano. Sa likod po nito, may explanation. Bakit, ganito yung answer and all. And ito yung sa English. I mean, dito po sa isa, may English din ito, pero kailangan ko pa rin mag-search ng iba. Sinearch ko po talaga yung mga from A to Z na mga never heard na mga English words. Kasi halos po ng mga sa civil service is hindi ko po alam kung ano yung meaning nun, lalo mga synonyms and antonyms nun. Or sadyang kulang na ako sa reading. Kaya hindi ko alam. Charot lang po. Meron din po ako dito. Ganito. Civil Service Career Simulated Examination Test Booklet. So, nagamit ko rin po siya. Actually. So, parang civil service exam na po talaga siya. Na-search ko rin po ito. Sinearch ko lang po itong dalawang to. Yung pinakita kong first two. Sinearch ko lang po. So, may mga answer na rin siya. And, anong yung mga mas maganda dito? Kasi meron siya ganito. Yung parang, kita nyo yun. Kita nyo yun po. May mga ganyan siya. Dito ako na, ano yun? Mas nagandahan ako dyan eh, sa mga... meron siyang ganito. Parang talaga mag-e-exam ka. Feeling mo mag-e-exam ka talaga. Bruh. English reviewer, meron din. Ayun, mga verbal analogy din. Ready din po siya. Meron din ako ditong reviewer na ito. As in, puro reviewer na lang ako. Talagang, tinuto ko talaga yung sarili ko sa pag-print at paghanap ng reviewer na to, pero mukhang walang kwenta kasi a night before lang ako nag-study, o diba? O, ganito. Ganito din siya kakapal. And, from Ateneo de Manila siya yung, ano, Ateneo de Manila, and, yung gumawa ng reviewer na ito. So, na-search ko rin po ito. And somehow, nabasa ko rin, may mga answers pa nga yung iba ko. Sa nakikita nyo, ayan, may mga answers po. Kasi, noong summer, ito po yung tinutukan ko rin. Pero, guys, sa mga nagtataka kung anong reviewer yung ginamit ko, at anong reviewer pala yung tinutukan kong basahin a night before my exam, charan! Ito po siya. Medyo hindi siya kita. Sorry, kasi cellphone na po yung gamit ko. Pero ito po yung nag-iisang reviewer na binasa ko. And yeah, may mga answers ko na rin. As you can see, may mga circle siya. 5 pages lang po siya. And these 5 pages,
puro lang siya English. Lahat po ng klase sa English, verbal analogy, verbal analogy test or mga ganun. And synonyms, antonyms, subject-verb agreement, lahat po. Ito lang po yung pinag-aralan ko a night before. So, ito po kasi, hindi po ito, nakuha ko po yung reviewer na ito doon po sa government agency na pinapasukan ko. Kasi po, unang-una po talaga, tinatago ko sa kanila. Ayokong ipalag sa kanila. Nakukuha ako ng civil service exam that month, yung August 2017. Pero, nalaman po nung kasama ko, nung nagsesearch na ako ng school assignment. So, sabi niya, may review po kasi doon sila. Sabi niya, pumasok ka sa review namin. Sabi ko, nahihiya ako kasi nga, parang ilang session na lang, mag-end na yung review nila. So, papasok pa ako. Ganun. Sabi ko, nahihiya ako, wag na lang. Sabi niya, hindi, go na, ipapalista ko nimo. So, pinalista niya po yung name ko. And, nabigyan ako ng reviewer na to. Pero, hindi ako pumunta sa session nila kasi nga po nahihiya ako. I mean, sa akin, yes, sayang na yung opportunity na sana makaka-review rin ako somehow. Pero, okay lang kahit wala. Kasi may reviewer na rin naman ako. So, ginawa ko that time, ako na lang isang mag-review. So, yun. Tip number 6 is evaluate your strengths and weaknesses. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina pa na inuna ko study yung English kasi alam ko na doon ako hiyang. Doon ako mas mabilis, makaintindi. Habang po nag-answer ako ng exam, inuna ko pa talaga yung English. Sunod ko ma, general information, ano pa ba doon? May Filipino, I think. May Filipino. And then yung nilast, general info pa nga po siguro yung nilast ko eh. Kasi second to the last ko yung government agency na mga, yung mga government codes and conducts, mga ganun. Rules and regulations sa isang government agency. Inuna ko pa nga po yun eh. So, number 7, be confident as always. So, diba, a night before ako nag-study, paulit-ulit na sinasabi kanina pa. And then, diba po dapat, the next day, before 7, nandun ka na sa school assignment mo. At saka lalong-lalo na sa room. Kasi nga, mag-fill up ka pa. Mag-fill up pa ng mga something doon sa proctor, yun, mga ganun. So, dahil nga sa katangahan ko na hindi ako nakapag-review ahead, nag-review ako night before, na-late po ako pagka-umaga. I mean, eksaktong 7 dating ko doon. Hindi pa naman po ako nasirhan ng gate ng school. Nakapasok pa naman po ako. Pero yung, my gosh guys, ang aking room assignment, 4th floor pa ng building, math building ng school. So, pagdating ko doon sa 4th floor, nakikita ko po kasi yung ibang room, talagang focus na sila po. Sabi ko, hala, nag-start na talaga sila ma-exam, ganun? Eh, kulit na ako noon. So, nag-dali-dali ako. Pagdating ko ng room namin, sabi sa akin ng teacher, ng proctor. Sabi niya, bakit late ka? Tutok ako study, ganun. Pero sabi niya, Dai, next time, huwag ka na akong pagpapalit dahil baka hindi ka na namin ipapakuha ng exam. Eh ngayon ako, mukhang na-triggered. Kasi nga, ganun lang nangyari sa akin. Kahit, yes, I admit, it was my fault. Pero sabi ko talaga sa teacher, sa proctor man, sabi ko, Ma'am, huwag ka mag-alala. Last po na to. Yun ang sabi ko talaga sa kanya. Buti na lang, guys. Yung seat ko that time is nasa pinakagilid ako and I am facing the wall. Hindi ako madi-distract sa mga kasama ko na gustuhan doon kasi makaka-focus ako. Right corner ako and then I'm facing the wall. So, malaking advantage po yun para sa akin. Yes. And, tip number 8, ito hindi ko nagawa. Sleep. Enough sleep, guys. Ito yung hindi ko nagawa kasi na-late ako, diba? Okay, enough sleep. Yun yung sabi nila na a day before your exam, dapat nagpapahinga ka, chill-chill ka na lang, ganun. Tip number 9, never leave an item blank. Tama po yan. Kasi, kahit hindi mo alam yung sagot, just answer it pa rin. Yung ginawa ko po kasi, kapag hindi ko alam, sinskip ko. Pinarkaan ko na siya ng very, very light na hindi madedetect ng machine no, kung mag-check na siya, charit. Na para at least malaman ko yung kung ano pang number na skip ko. So, yun na nga.
nakita ko doon. So, binalikan ko yun and tips ko lang guys, sabi kasi nung teacher namin nung college, nung advisor ko, sabi niya, kapag hindi mo alam yung answer, i-shade mo lang or isagot mo yung letter A kasi mostly po daw letter A nila nilalagay. Hindi ko lang alam kung true. So, yung ginawa ko, eh di letter A na lang yung mga hindi ko alam. So, number 10. This is the last. Guys, this is really works sa lahat. Hindi ko sinasabing for civil service exam lang to. Sa lahat po ng mga battles niya sa buhay, always pray. Kasi it really helps. It really works. All throughout the exam, guys, I am not joking at this time, pero na-feel ko talaga para ang gaan-gaan feel. Meron akong bracelet na Rosaline. Doon lang po talaga ako nag-re-rely na sabi ko. Before kasi ako nag-take na exam, nag-pray ako, of course, and then Before, nung natapos yung exam, nag-pray ulit ako. Napasalamat ako dahil natapos ko lahat ng items, guys. 5 minutes before, tapos na ako, before ng time. So, napapasalamat ako. And, yun na nga. Guys, always remember to bring all the requirements, ha? Don't forget. Tatandaan ko pa, August 6, 2017 yung exam ko. Yung result is lumabas. September 12, 2017. And, tada! Nakapasa ako. Luckily, nakapasa ako. And, 80% po yung minimum, di ba? So, fortunately ulit, at maraming salamat sa Diyos, at naka 81.07% ako. Okay na po yun para sa akin. As in, napaka-thank you po dun kasi isang malaking achievement na po yun para sa akin. Papasalamat po ako talaga sa Diyos at sa mga taong still naniwala at nagtiwala na kaya kong makapasa sa civil service exam. Maraming salamat po. And yun na nga lahat ng tips ko, guys. Don't forget, sa mga kukuha na exam for next year, don't lose hope. Kahit po ilang ulit kayo nakukuha, someday, makukuha nyo rin yan. Just keep on believing sa Kanya. Kasi po, siya lang po yung nakakaalam na lahat. Okay, so yun na guys. And sana napulutan niyo po ito ng aral, and if you did, you know what to do, like, share, and subscribe to my channel, and if you want, gusto niyo mag-comment, you can. Oh, maraming salamat, and see you in the next vlog, guys. Thank you, bye! Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a pig.